ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Pagkatapos dakpin si Juan, si Jesus ay nagtungo sa Galilea at ipinangaral ang mabuting balitang mula sa Diyos. Dumating na ang takdang panahon at malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagsisihan niyo talikdan ng inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa mabuting balitang ito. Samantalang naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang magkapatid na Simon at Andres na naghahagis ng lambat. Sila'y mga mangingisda. Sinabi ni Jesus, "Sumama kayo sa akin at kayo'y gagawin kong mamamalakaya ng tao." Pagdakay, iniwan nila ang kanilang lambat at sumunod sa kanya. Nagpatuloy siya ng paglakad at di kalayuan ay nakita niya ang magkapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa kanilang bangka at naghahayuman ng mga lambat. Tinawag din sila ni Jesus at sumunod naman sa kanya. Iniwan nila sa bangka ang kanilang ama kasama ng mga taong upahan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Sumapit na ang panahon, magbagong buhay at maniwala sa magandang balita. Lumapit na nga ang kariyan ng langit. Naipagdiwang na natin ang panahon ng Kapaskuhan at sinisimulan natin ang karaniwang panahon. Sa Ebanghelyo, nagbaliktanaw tayo sa pagsisimula ng gawain ni Jesus sa Galilea. Muling ipinahayag kung paano tinawag ni Jesus ang kanyang mga unang alagad, sina Andres at Simon, Santiago at Juan. Isinasaad sa atin kung paanong bukas palad nilang iiwan ang kanilang pamilya at trabaho at kung paano sila binigyan ni Jesus ng bagong misyon sa buhay. Halika kayo, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mangingisda ng tao. Mismong si Jesus ay bukas palad ding isinangtabi ang kanyang obligasyon sa pamilya, partikular na ng kanyang inang si Maria, dinakip at nasapiitan ng kanyang pinsang si Juan. Sa kabila ng lahat na ito, nakatutok si Jesus sa pagsisimula ng kanyang misyon. Pagsasagawa. Hanapin mo kung paano patuloy na nagliligtas si Jesus sa karaniwang kwento ng iyong buhay. Paano binago ni Jesus ang buhay mo?